itago niyo na lamang po ako sa pangalang Luffy. Noong 2020, ay napagkatuwaan naming magpipinsan na mag 24 hours challenge sa isang luma at bakanting mansyon na malapit sa barangay namin. Sabi ng kapitbahay naming mga Marites, 1900s pa raw nang ipatayo ang bahay na yun. Tapos nakalimutan na nang mag-migrate sa Amerika ang mga anak at apo ng dating mga may-ari. Yung mga naunang may-ari ng bahay, lolo at lola nila sa talampakan, o mas matanda pa ata, mga ninuno nila ay inilibing daw sa likod bahay. May nitsu pa raw doon. Ang nasagap ko pang mga kwento, may nakikita raw silang babaeng nakaputing damit na naglalakad mula sa likod papasok sa loob ng bahay. Minsan naman daw, may mga kumakalabog sa loob ng bahay. Kaya yun ang gusto naming malaman kung totoo bang mayroong multo sa bahay na yun. Alas tres pa lang ng hapon ay nagre-ready na kaming pumunta. Kani-kaniya kaming empake ng mga gamit na kakailanganin namin sa challenge. Pinaghalong excitement at kilabot ang nararamdaman ko pero nakaka-thrill. Alas tres imedya nang makarating kami sa harap ng mansyon. Nag-alay muna kami ng dasal para sa aming proteksyon bago pumasok sa nakabukas na lumang gate. Halos naubos na ng kalawang ang gate. Kinunan pa namin yun sa camera. Sobrang creepy talaga. Malawak ang bakuran ng mansyon na tinubuan na ng malaking damo at ligaw na mga halaman. May mga basura din na nagkalat na parang ginawang tampakan ng ibang tao ang bakuran ng mansyon. Wala namang mga karatig na bahay ang mansyon. Malalayo ang mga kapitbahay sa lugar na tansya ko ay 50 metro ang pagitan, kaya sa malamang ay sinadyang gawing tambakan ng basura dahil nga siguro walang nakatira. Lahat kami ay nagtatabi-tabi po habang binabaybay ang masukal na daan. Panay ang kawas ko sa mga damo kasi makati ito kapag dumampi sa balat. Yung mga pinsan ko ay nagreklamo na dahil nangangati sila. Di kasi nila maiwasan ng damo. Malawak talaga ang bakuran, kaya inabot kami ng ilang minuto bago marating ang porch ng mansyon. Namangha ako sa naglalakihang mga haligi na pinalibutan ng kurba-kurbadang disenyo. Kahit kupas na at inakyat na ng mga ligaw na halaman, ay halata pa rin ang dati nitong ganda. Binidyohan ko muna bago sumunod sa mga pinsan ko na pumasok sa loob. Napansin ko na inaanay na ang malaking double door ng bahay. Nakabukas ito at halos malaglag na mula sa pinagdikitan nitong pader. Nagkalat pa sa sahig ang mga pinagkainan ng anay na naging lupa na. Sumalubong agad sa amin ang engranding hagdanan papunta sa second floor nang kami ay makapasok sa loob ng mansyon. Mataas ang kisame at may magarang chandelier pero basag-basag na. Nang makita ko ang chandelier ay umiwas talaga ako dahil pakiramdam ko malalaglag na yun kahit kita naman na matibay ang pagkakakabit nito dahil gawa sa malaking bakal ang base nito.
Aakyat na sana kami sa second floor nang may marinig kaming sumigaw sa itaas. Lahat kami napatingin sa ikalawang palapag at napatigil saglit at nagkatinginan. Feeling namin ay guni-guni lang yun. Kaya sinubukan ni Lance na magtao po at magtanong kung may tao ba. Hinintay namin kung may sasagot pero puro kong katahimikan lang ang naririnig namin. Alas 4 pa lang ng hapon pero may nagpaparamdam na. Tumatayo na ang mga balahibo ko pero kailangan naming matapos ang challenge. Kung may mangyari man, siyempre takbo agad palabas ang usapan namin. Pabilog yung hall na may tatlong malalaking pasukan sa iba. Kaya nagdesisyon kaming maghiwa-hiwalay para mag-imbestiga at kung saan pwede kaming magpalipas ng gabi na safe tulungan. Kami ni Larry at Pal, pinili naming sa ibaba na lang maglibot habang sina Lance, Lim at Hood ay sa second floor. Una naming pinasok ang pintuan sa gawing kaliwa kapag nakaharap sa hagdanan. Nakita namin ang sala na wala ng mga gamit. May mga nagkalat na mga plastic at vandalism sa dingding. Doon namin alaman na may mga tao na rin palang pumasok doon. Hindi pala kami ang nauna. Naglalakihan ang mga bintana na purong salamin. Pa-square at gradient ang pagka-blur pero hindi ito nabubuksan. Hamang nakatingin sa bintana, ay napasigaw ako nang makitang parang may dumaan. Nagulat pa si Larry sa akin at tinatanong kung ano yun. Sabi ko, may dumaan. Hindi sila naniwala, kaya pinakita ko sa kanila yung kuha kong video sa kamerang hawak ko. Doon namin nakumpirma na may dumaan nga talaga. Mabilis lang na dumaan, maitim at matangkad, halos kasing taas din ng malaking salamin na sa tansya ko ay 8 feet. Dahil sa nangyari, ay nagmadali kaming pumunta sa kabilang daan na nasa kanang bahagi ng silid na napasok namin. Parang bulwagan naman ang napasok namin. Ang labasan ng bulwagan ay ang pinakagitnang pasukan mula sa likod ng malaking daan. May mga malalaking bintana din doon. Habang nag-iikot kami, nakaramdam ako na parang may mali. Malamig ang temperatura, yung parang nasa malamig na lugar na kapag humihinga, may lumalabas na usok. Tinawag ko ang mga pinsan ko at sinabihan sila na lumabas na kami dahil iba na ang nararamdaman ko. Doon na rin nila sinabi na nangigilabot na rin pala sila at nagtataka kung paanong naging malamig doon e wala namang aircon. Palabas na kami nang makarinig ng matinis na sigaw galing sa kisame. Sabay-sabay kaming napatingala pero wala namang kaming nakita. Nakatutok din ang kamera namin sa itaas. Palakas ng palakas yung sigaw na galing talaga sa kisame. Sa sobrang takot namin, nag-uunahan kaming lumabas habang sumisigaw. Nakasalubong pa namin sina Lance na nagmamadali na rin palang magsilabas. Pagdating namin sa labas ay pinakalma namin ang mga sarili namin. Pagkatapos ay saka kami ng kwentuhan ng mga naranasan. Pero dahil nga nagkukunyari kaming matapang at gusto naming tapusin ang challenge, nag-set up kami ng tent. Kahit natatakot na kami,
ay kailangan naming matapos ang 24 hours challenge na yun. Habang nagpapalipas kami ng oras, si Larry na ang unang nagkwento ng nangyari sa amin sa ibaba. Tapos nagkwento rin yung mga pinsan ko na nagpunta naman sa itaas. Narinig din pala nila yung sumigaw na babae, kaya sila bumaba. Tiningnan namin yung kuha naming mga videos. Nakita namin sa camera ni Pal na may nakuhanan siya sa kisame. Itim na silhouette na bigla na lang dumaan o lumipad sa ibang parte ng kisame kasi mula naman sa anggulo ng camera ko at ni Larry, naroon din ang silhouette. Lumilipad ito at nagpalipat-lipat sa iba't ibang bahagi ng ceiling. Mag-aalas 7 na nang mapagdesisyonan naming kumain. Habang nagsasalo-salo kami, naririnig namin ang ilang mga bagay na nahuhulog mula sa loob ng mansyon. Pero alam namin na wala namang mga gamit ang mansyon. Nakakarinig kami ng mga nahuhulog na mga kubyertos. Itong si Lance, dahil hindi kumbinsido, ay pasigaw na ng tanong kung may tao ba roon sa loob. Lahat kami ay sinapok siya sa ulo dahil sa ginawa niya. Pambihira kasi lahat kami natatakot na, pero siya nagagawa pa rin niyang mag-ingay. Malay ba namin kung may tao nga at mamamatay tao naman? Pero walang sumagot. Tumigil lang ang mga ingay. Tahimik na ulit ang paligid. Ipinagpatuloy ulit namin ang pagkain. Pagkatapos ay nagsiksikan kaming anim sa tent. Kani-kanya kaming dut-dut sa cellphone para di namin maramdaman ang kilabot. Kung may magbabanyo, ay sama-sama rin kaming lumalabas. Ganun kami katakot nung time na yon. Alas 10 ng gabi, nang may marinig kaming mga boses na parang nag-aaway. Agad naming pinatay ang ilaw pati cellphone namin. Bumangon kami agad pagkarinig noon. Nakiramdam kami. Para kasing totoong away ang naririnig namin. Pero hindi namin sigurado kung may tao na bang pumasok sa loob ng mansyon. Habang tumatagal ang pakikinig namin, palamig ng palamig ang klima. Tapos nagiging bayolente na yung naririnig namin nag-aaway. Para na silang nagbabatuhan ng gamit, dinig na dinig namin ang mga sigaw at mga nagbabagsakan at nababasag na mga gamit. Takot kaming mag-ingay o lumabas ng tent dahil baka nga may tao roon. Nagsimulang magdasal si Pal ng rosaryo. Kahit kami ay nakidasal na rin. Taimtim, mahina lang, pero sinsero kaming nagdasal. Patuloy pa rin sa pag-aaway yung nasa loob ng mansyon hanggang sa makarinig kami ng mga putok. Tatlong putok na parang galing sa baril. Mas lalo kaming nagsiksikan. Maya-maya, biglang tumahimik na. Tumigil din kami sa pagdasal. Binuksan saglit ni Pal ang cellphone para tingnan ang oras. Doon kami nagkatingin ang lahat. Parang pati sarili namin ay kinatatakutan na namin dahil sa liwanag ng cellphone na tumataglaw sa mukha namin. Tapos yung mga tinginan namin ay nagtatanong kung ano yung mga narinig namin. Ilang sandali pa ay nakarinig ulit kami ng mga putok ng baril tapos sinundan ng mga pagtawa. Tawa
ng lalaki. Kasunod nun ay tawa naman ng babae na sinundan ng matinis na pagsigaw. Dahil doon, itinuloy namin ang pagdarasal habang magkakahawak kamay. Naramdaman ko na nanginginig na rin sila sa takot nang hawakan ko ang kamay nila. Salitan ang mga naririnig naming pagtawa ng babae at lalaki. Paminsan-minsay sumisigaw ang babae. Hindi na nasundan yung mga putok. Kaya napanatag naman kami. Natapos din kaming magrosaryo. Nakadim ang mga cellphone namin. Pero saglit lang naming inopen para i-check ang oras. Mag-aalauna na ng madaling araw nang pumayapa ang gabi namin. Hindi na kami nagtangkang lumabas. Kung may naiihi, ay sa gilid na lang. Pagkatapos ng nakakakilabot na gabing iyon, nakatulog pa rin naman kami ng mahimbing. Pagkagising namin kinabukasan, nag-alsabalutan kami ora mismo at nagmadaling umalis. Lahat kami ay dumiretso muna sa simbahan para magsimba at nagpagpag bago umuwi. Nang makauwi kami sa bahay ni Lance, walang gustong mag-ungkat ng nangyari sa mansyon. Pinagsusunog din ni Lance ang mga memory card ng mga ginamit naming kamera. Kapag naaalala ko yung nangyaring yun, naririnig ko pa rin yung mga putok at pagtawa ng lalaki at babae. Kahit ngayon ay sinusulat ko ang kwento namin, ay naririnig ko pa rin sa isip ko ang mga tawa nila. Noong araw na yun, walang nangyaring krimen o anuman sa barangay namin, kahit sa mga kalapit na bahay sa mansyon. Sinubukan din naming tingnan sa drone kinabukasan, pero wala kaming nakitang bangkay o kung anuman sa paligid ng bahay. Kaya inisip namin na talagang mga multo ng kahapon ang nasaksihan namin. Itinigil na namin ang pagiging mausisa kasi wala rin namang makakapagsabi sa amin ng totoong nangyari sa loob ng mansyon na iyon. Tumigil na rin kami sa paggawa ng mga challenge patungkol sa katatakutan. Ngayon, hanggang dance challenge na lang kaming magpipinsan. Doppelganger. Taong 2014 nang gawing opisina ng DPWH ang dating provincial hospital dito sa amin. Sa ospital na ito ako ipinanganak noong 1991. Pero nakakakaba lang dahil sa mga kababalaghang nangyayari. Inilipat kami dito dahil mas malawak yung property. Kasya lahat ng mga heavy equipments namin para sa roadworks. May mga bahagi ng gusali na nirenovate at pinaganda para magmukhang opisina. Yung office namin ay nasa left wing kapag nakaharap sa building. Ito ang sinasabi nilang pinaka-nakakatakot na parte sa buong gusali. Sa right wing kasi, offices, x-ray room, ultrasound room at mga clinics for outpatients yun dati. While sa left wing naman ay emergency room, ortho, semi-private rooms at sa tapat pa ay ang open chapel kung saan ang sabi ay dito nilalagay ang mga pasyente na binawian ng buhay. Wala itong crematorium. Wala rin morgue. Ang pinaka-morgue
ay yung chapel. Meron din middle wing na dati pedia ward, private rooms, obigayni at charity wards. Gaya ng sabi ko, inayos nila yung building at hindi na nagmumukhang ospital. Maliban na lang talaga kapag sa gaya kong nakasanayan ko nang tingnan ito bilang ospital. Natatandaan ko pa talaga ang mga wards dahil nagpabalik-balik ako noon sa ospital dahil doon na operahan yung ex ko. Ilang buwan din sa noon doon, kaya kapag dulog siya, naglalagalag ako sa buong ospital. Nakikimarites pa kapag may dumalating sa ER. Kahit na na-renovate na, naroon pa rin yung amoy na malansa, yung amoy na pinagsamang cinnamon at stagnant water. Kaya kahit noong wala pang pandemya ay nakamask kami lagi, hanggang ngayon, ganun pa rin ang amoy. Yung left wing ay nahahati sa offices. Ako at ng mga kasama ko ay sa pinakaunang room pagkapasok pakaliwa from the middle entrance. Katabi namin ang mga opisina ng mga boss at chief. Tapos sa katapat na rooms ay mechanic room at tools and safety gears room. Then may labasan sa dulo, which is the exit papuntang chapel, kung pupunta sa harap ng building, at offices ng mga engineers naman sa kabilang side papunta sa likod. Yung office namin ay dating emergency room. Just to let you know how creepy it was to be there. Parang may laging nakatitig sa'yo. And the temperature there was very cold talaga, kahit super low na ng AC. Nanunuot pa rin sa balat ang lamig. Then, this came one time. Tandang-tanda ko na nasa table niya yung office mate ko. Then paglabas ko sa opisina kasi pupunta ako sa isa sa mga engineers, nakasalubong ko yung office mate ko na yon sa exit door. Nag-hi siya sa akin, kaya medyo nalito pa ako. Sumagot naman ako at tinanong kung saan siya galing dahil nasa office lang siya. Tapos sagot niya lang ay galing daw siya sa chapel. Pagkatapos, naglagad na ulit siya. Nang marinig ko yung sagot niya, literal na naistatwa ako habang pinagmamasdan pa rin siyang maglakad at pumasok sa office namin. Hindi ko alam ang gagawin ko that time. Kung titili ba ako, kung tatakbo, pero talagang nagsitayuan ang mga balahibo ko. Hindi na ako tumuloy sa pupuntahan ko at bumalik ako sa office. Nangihinginig ang kalamnan ko habang sumisilip sa may pinto. Natatakot talaga ako sa pwede ko pang makita pagkatapos ng nangyari a minute ago. But thanks God, wala naman akong nakita. Kaya pumasok na ako. Pagkapasok ko, tinanong ako ng office mate kong nakasalubong kung saan daw ba ako galing. Pumasok na raw ako, tapos pumasok daw ako ulit. Para kung sinambuyan ng nagyeyelong tubig, tagaktak ang pawis ko kahit nilalamig ako. Sabi ko, paano akong papasok kung kapapasok ko lang? Giit niya, pumasok na raw ako. Ikalawang pasok ko na raw yun sa office. Kinumpirma rin ng iba naming kasama sa office na nakita nga raw nila akong pumasok na. At gusto ko sanang sabihin na yung office mate ko ang nakita kong pumasok. Pero hindi ko na nagawa dahil sa sobrang takot ko. Nag-early out ako that time
kasi panay kulo ng tiyan ko at nanlalamig ako dahil sa sobrang nervyos at kilabot. Nasundan pa yun ng nasundan at lahat nga kami ay may kani-kaniyang doppelganger na. Pero itong isang doppelganger na laging sumasagot na sa chapel siya galing. Kaya kapag may nakakasalubong kami, lagi namin tinatanong kung saan galing. At kapag sinabing sa chapel, tiyak, hindi yon ang totoong tao. Sa kadabi naming office naman na dating operating room, doon naman may nambabato ng chok. Doon kami madalas mag-meeting kaya mayroon doong blackboard. Naaalala ko pa that time na nagmi-meeting kami, nasa kalagitnaan kami ng pag-discuss tungkol sa widening sa upland areas, tapos biglang may umaray na kasama namin. Kaya lahat ng atensyon napunta sa kanya. Sabi niya, may bumato raw sa kanya ng chok. Pagtingin namin sa pisngi niya, may bakas nga ng chok doon. Nang matapos siyang magpaliwanag, may umaray na naman ulit. Si Chief naman. Lahat kami tahimik lang. Nagpapakiramdaman kung sino ang gumagawa ng prank na yun, lalo na kay Chief. Nagkakatinginan talaga kami lahat. Kasi walang tao sa may blackboard kung nasaan yung mga chok. Hanggang sa lahat na lang kami pinagbabato ng chok, kaya napatakbo kaming lahat sa labas kasama si Chief. Nabulabog nga lahat ng offices dahil sa mga hiyawan namin, pati si Chief tumili na rin. Nang makalabas kaming lahat, bigla na lang sumara yung pinto. Hindi lang basta sara, kundi ibinagsak talaga na parang galit na galit. Dahil sa nangyaring ganun, kinabukasan, pinabless nila kay Father yung office na iyon. Ito yung pinaka-nakakatakot sa lahat. Yung babaeng kumakanta sa chapel. Hindi talaga kami nagpapagabi roon. Talagang uuwi kaming lahat ng 5 p.m. Ikinuwento lang sa akin ng gwardya namin na si Kuya Teroy. Matagal na namin siyang gwardya, dati pa, noong hindi pa kami nalipat sa bago naming building. Yun nga yung old hospital. Nag-aagaw na raw noon ang liwanag at dilim. So I guess 6 p.m. ito nangyari. Naglilibot na raw siya to check kung nakalock ang mga offices at kung nakapatay yung ilang mga fixtures. Una raw niyang chinek sa right wing, sunod sa middle wing, then came the left wing. May naririnig daw siyang naghaham na babae. Kaya nagtanong daw siya kung may tao pa roon. Siyempre nagtataka siya kasi wala talaga sa amin ang nag-OOT, as in never, kahit sa dati naming building, wala talagang nag-OOT. Pagkatanong niya, tumigil daw saglit. After a minute or two, nag-hum ulit yung babae. He decided to check yung mga pinto, pero nakalak naman lahat. This time, kinutuban na siya na may kakaibang nangyayari. Pero nilalabanan niya ang takot. Tinanong daw niya ulit kung may tao pa. If meron, kailangan na raw ng tao na umuwi since lagpas na sa oras ng trabaho. Pero patuloy lang ito sa pagham. Talagang tumatayo na raw ang balahibo niya. Gusto na raw niyang tumakbo pabalik sa middle entrance, pero nakabukas pa yung exit door. Yan yung door
kung saan ko nakasalubong si office mate. Kaya nilunok raw niya lahat ng takot at tinungo yung pinto. Habang papalapit siya ng pinto, palakas ng palakas yung ham, hanggang yung ham naging garalgal na boses na. Nang marating niya yung exit door, syempre chinek niya both sides kung may tao dahil nga sa boses. Kahit natatakot siya, kailangan daw niyang maging matapang kasi trabaho niya yun. Isa pa, baka kasi may magnanakaw o masasamang loob na nakapasok, and he said he needed to check thoroughly para sa safety ng building. So pag-check nga niya, nakita niya na may babae sa may chapel. Doon nang gagaling yung garalgal na humming. Eksakto na tumingin siya, tumingin din daw yung babae. Wala raw mukha, kaya nagtatakbo na siya pabalik sa middle entrance. Pero pagkalabas niya sa middle entrance, tanaw pa rin niya yung babae sa chapel. Wala raw itong lower extremities from abdomen pababa sa mga paa. Hinimatay daw siya noon. Pagkagising niya, nasa ospital na siya. About sa nambabato ng chok sa office ni na chief, nambabato pa rin siya until now. Hindi na nga lang gaya ng dati na inuulan kami ng chok. Minsan na lang, siguro dahil kinakausap na siya ni chief. Nakakabaliw mang isipin, pero kinakausap siya ni boss. Sinasabihan niya na huwag mangungulit at mampapato ng chok kasi kailangang matapos ang mga trabaho. Which is effective naman. Nag-aalay rin siya ng atang kaya hindi na masyadong aggressive. Si Kuya Teroy ayos naman na siya pagkatapos ng inkwentro niya sa babae sa chapel. Hindi siya senior citizen, nasa mid-40s pa lang siya, and glory be to God, wala siyang hypertension. Nahimatay lang siya dahil sa sobrang takot. As for me, hindi pa kaya ng bulsa ko ang mag-resign. Kaya ko pang magtiis. Mas natatakot pa rin ako sa buhay kasi hindi natin alam kung kailan sila madedemonyo na gumawa ng masama. Kaysa mga kaluluwang hindi makatawid dahil sa kanilang mga regrets. Hanggang dito na lang po. It's me, Cherry. Sweet as pandan, pero single pa rin at 31. Marami pong salamat sa inyong team. God bless. Kwentong Takipsilim.